aga-aga, unang hawak ko camera. So yun, yung dahilan kung bakit maaga akong gumising ngayon, napilitan akong gumising kasi bibili nga ako ng upuan ngayon. So sa mga hindi nakakalam, ito nga yung upuan ko. Siguro mag-iisang taon na. Na ito yung upuan ko. So ang mangyari ngayon is, actually pupunta ako sa showroom ng Things We Use PHX Sihoo. Sa ang pangalan ng upuan na pinabala kong bilhin is yung Sihoo M57, which is yung pinaka highly recommended, if I'm not mistaken, na office mesh chair. And di pa naman actually sure, since yung showroom nga nila yung pupuntahan ko, matitest ko pa yung ibang mga upuan nila, and alam mo, baka hindi ako ma-fix doon. Talagang sinasagad ko yung budget ko sa upuan na to, ah. Kasi yung sinend ko talaga na budget para sa office mesh chair is around 9K. Tapos nasa 11.5K na nga yung M57, yung may kasama ng footrest, kasi yung walang footrest is nasa 10K yata o 9.8. Ayun. Obviously mas maganda ako, mas makamura ako. So, you know, alam mo, makahanap ako ng Japan surplus on the way. And if dito nga ako mauwi sa Sihoo M57, is papa-assemble ko na actually siya doon, since ayoko nang mahasal sa pag-assemble ng upuan. Kasi malamang kahit gano'ng kadali man ni-assemble yun, abutin ako ng isang oras doon. Ewan ko, ngayon oras na din na bumili ako ng comfortable na upuan. And ayun nga, nagkataon yung M57, nandito na lahat ng kailangan ko. Of course, may option siya sa footrest. Yung back is a mesh. Yung sa puwetan is mesh din. Tapos, adjustable pa yung armrest niya, which is wala akong mahanap ng combination na yun sa Offix. So, bala ko talaga is yung Offix, either yung D18 or X18. Ayun, sa mga nakapanood ng livestream ko na mga nakaraang hourly dun. Nakakapikan dun sa Offix na upuan is either yung back is mesh, may footrest, pero foam naman yung sapatan. Kasi ayoko lang talaga sa foam, or yung cushion niya is hindi mesh, fully mesh. Is, alam niya naman, so alam niya sa sobrang pawisin kong tao. So, ang kailangan ko is yung nakakainga yung, yan, nakakainga na yung likod ko, pero yung put ko din. Kasi over time, sobrang babaho nung cushion na yun or foam pag ako nakupo. And ewan ko kung magsasalita ako mismo dun sa showroom and yung vlog ko yun. Pero siguro papakita ko kung pwede man lang mag-record sa showroom nila. Tapos B-rolls. Hindi ako sure kasi yun nga, sa labas ako mag-ano yun. Iwan ko. So dapat di ako maliligo, pero since ayun, nakakaya naman sa mga tao dun na maling asawa ko, ayun, naligo na ako. So 8:30 na nga ngayon, and ang bukas actually ng showroom is around 9:30. So ayun, hopefully ayun, di ako magtagal dun sa Manila. Ayoko din kasi masyadong maghang around or magtagal nga sa Manila area. Tapos ayun nga, finold ko na nga yung course third tsaka second row, na you know, mukha naman, feeling ko naman magkakasya naman yung upuan dun sa likod kahit na assembled na siya, since again ayoko nga ma-hassle na yung assemble ko pa nga mismo yung upuan. Again, hopefully mas makamura ako and hindi yung 11.5k yung gasosin ko. Hopefully at the same time ayoko din masyadong tipirin, since ang gusto ko ngayon is magtatagal na siya sa akin hanggang sa araw na mamatay ako. Or kasi naalala niyo man yung nangyari dun sa gaming chair na binili ko noon, yung Ride Max, pag-alala ko, ta 7k bili ko dun. At least nagamit naman ang kapatid ko. Hindi pa naman siya falling apart, pero ayun, sana noon ni ayun ko mo. Talagang ano-ano ako sa gaming chat dati nung binili ko yun ng 2019. So yeah. A few moments later. Feeling vlogger lang. So ayun, kakadating nga lang namin dito sa mismong ayun, parang showroom na din nila dito sa may 96 Ermin Garcia. And ano po pangalan niya, sir? Aldrich. Si Sir Aldrich po nag-assist sa amin ngayon. Tapos, yun, ito talaga yung bala ko. Yung B1. Ito yung M57 po. Ayan, F57 na may
Fortress. Talaga na sabi ko kanina, max lang talaga na budget ko, 9K. Tapos isasagad ko na dito, which is 11.5 po ata. 11.3 black, 11.5 gray. Itong color sold out lang ko, white. Para maano nyo yung chair na recline yan, sir, dito pull out lang. Tapos kung gusto nyo mag-recline. So yun, mukhang ano, ito pa lang tatatry ko, pero na-exceed naman expectations ko. Since yun nga, napanood ko sa review na hindi masyadong nagre-recline to, and na-try ko, okay naman yung level ng recline niya. And ito, parang nabasa ko din na hard plastic to. Pero yun, medyo malambot siya na po, which is okay. Na-try ko siya, and so far. Siguro yung ibang features, ano yung pagdating ko sa bahay. But for now, upo ako ng isang ano, yung gray po, na may footrest. Ito yung kasama niyang instruction manual na of course, hindi ko na kailangan. I mean, ito pala kung sakaling may mga adjust ka. Hindi pala natanggal to ni Kuya, nag-assemble kanina. But yeah, basically this is the Sihoo M57 with footrest. So, yung headrest din pala. So obviously, hindi pa ito magiging full review nito as kakakuha ko nga lang. Siguro after 1 month, magbibigay ako ng update. After 3 months, tapos after 1 year. But yeah, basically, this is the Sihoo M57 with a footrest. Again, may variant nga ito na walang footrest for basically 10K, around 9.8. And an additional 1.3 if gusto mo may footrest. Considering na yung bibilin mo is yung all black, ito yung gray on black, meron pang white on white, white na mesh and white na frame, which unfortunately hindi na available, pero ito talaga yung gusto ko eh, yung gray option niya, so very nice. And nung una akala ko yung pag-recline na ito is hindi siya as far back as I'd like, pero yeah, I would say that's pretty nice. Gusto ko sana yung Sihoo V1 nila. Pinakita ko ba sa cam kanina? I'm not so sure. Basta ito siya. Ang maganda kasi doon is yung footrest niya is may cushion din siya. Pero okay na din naman to. Kasi you know, pawisin din naman ako. So okay din ganito kasi yung dito kasi may butas siya. So parang breathable. Yung kumbaga yung design ng footrest neto. So very nice. Very satisfied naman ako yung sa level ng pag-recline neto. Pwede mo siyang ilock. And yeah, very smooth naman yung transaction ko kanina. Much appreciated. And shoutout kay Sir Aldrich, tsaka kay Miss Rose kanina. Napaka-bait nila yung accommodating. Obviously, hindi to sponsored as binili ko nga to. Nakita ko nga lang to online as ito talaga yung lahat nung hinahanap ko in an office chair na, you know, siguro sa ibang tao, price ito. Pero considering na kung ikaw yung sa mga tao na work from home pretty much all day and nakaupo just like me, yeah, ang gandang investment nga neto. And ang pagdating ngayon sa hanap ko sa isang office mesh chair, maganda nga dito sa Sihoo M57 is mesh to mesh yung sapwetan. And although hindi ko naman talaga kailangan tong headrest, and actually kung gusto ko madali ko na lang matatanggal yan. Yeah, pretty perfect na to para sa akin, although again gusto ko nga sana masagad sa Sihoo na V1 ba? 18K siya, ayoko naman yung ano, masyado ko naman inaabuso yung budget ko for a office chair. And siguro parang quick walk around nung appearance niya and yung mga features niya. So of course, yung parang 3D movement ng armrest, height adjustable, pwede mong i-rotate, move forward and back. So again, mesh on mesh. And ito naman dito sa backrest is meron ka na lumbar support na height adjustable. Of course, depende sa height mo. Kung saan ka comfortable, of course, i-adjust mo sa gusto mo sa mga balak bibili nito. And of course, pwede mong i-adjust yung like how much pressure this actually puts on your back. Yan. And yeah, overall looks pretty good. Again, very nice nga. May footrest. Ito yung matagal ko nang hanap sa isang office chair. Pinagsiyan ko nga na binili ko yung hinayupak na gaming chair na binili ko way back in 2019 nata, if I'm not mistaken. But yeah, pretty much pwede mo i-tilt, recline, pretty much again, kompleto sa hinahanap ko in an office chair. Feels
very stable and parang hindi siya magkakalas anytime soon. May 2-year warranty siya. And of course, hoping din sana na tumagal sa akin to hanggang mamatay ako since, you know, ang ganda niya, ang komportable. And maganda nga, if doon ka pupunta sa showroom nila mismo sa 96 Ermina Avenue ba yan? O basta ito yung address nila. If ever napupunta kayo, ang hanapin nyo is itong green na gate, yung malaki. Kasi may katabi pa siyang green na gate, baka mamaya doon kayo kumatok. Ayun, mas maliit na green na gate yun. So isa pa actually is yung build quality nito. So kanina kasi, nung pinaligay ko to sa sakyan, may nag-assist sa akin, binuhat ni Kuya. Shoutout din sa'yo, Kuya, nagbuhat na ito sa sakyan. Nung binaba ko siya sa sakyan is, ang bigat niya. As in, kumpara sa dalawang office chair na meron kami dito sa bahay na tigti 3K lang, is walang-wala. Siguro, in-exaggerate ko lang konti, pero siguro yung dalawang yun, pag binuhat ko, is katumbas to. As in, hirap ako na buhatin to. So, magpatulong kayo kung balak nyong bilhin to. Unless na lang kung bodybuilder ka, eh ayun, wala naman problema doon. Very nice again. And so far sa mga balak bumili neto or currently meron na neto, lalo na yung may footrest, is if balak nyong i-recline and gamitin yung footrest at the same time, is recline nyo muna. Pwede nyong ilock yung pag-recline yan. So, yeah, yan. Pwede yung ganyan. Nakalock siya na ganyan. If gusto nyong ibalik, is hindi hahampas yan sa likod nyo kapag tinanggal nyo yung lock kasi, yan, unlock, tapos push back, and babalik na siya. So, very nice feature yon. Pero again nga, if re-recline mo muna siya, then ilabas mo yung footrest. O, siguro maganda yung nakalagay headrest ngayon, pero again, option nyo yun. If gusto nyo na gamitin nyo with or without the headrest. And siguro sa mga hindi makapag-justify ng ito mismo, yung chair na binili ko is 11.5. Sa mga hindi makapag-justify sa presyo na yon, again, if you're someone na spends pretty much all day na nakaupo just like me, this is a great investment for your comfort, yung support sa likod mo. Obviously, it's no Herman Miller. Pero yun nga, yung mga ganun is usually 60 to 80K, lalo na yung Herman Miller na Aeron. So, kung ako yung tatanungin nyo, don't cheap out on your office chair. Or siguro tinatawag nyong main chair. But yeah, this is the Sihoo M57 office chair. So, yung main concern ko talaga dito is yung nabanggit ni Hardware Sugar. Pinanood ko muna kasi yung review niya bago ko bilhin din to. Is masyado daw matigas yung armrest, which I didn't find hard. Medyo firm lang siya pero comfortable siya para sa akin. And secondly is yung level ng pag-recline niya, which I find very nice, of course. So, obviously, hindi siya yung levels ng gaming chair ng pag-recline na legit pwede yung 180 degrees, but this is actually quite perfect for me. And sa mga taong kasing laki ko, or yung body type ko na 5'8", around 160 pounds ako, is actually perfect siya, at least para sa akin so far. But yeah, if you're willing to invest in an office chair na so far, at least masasabi ko ngayon, nakakabili ko lang, take note ha, I just bought this, pero masasabi ko nga so far is it feels solid, feels durable, very comfortable at least so far. And to anyone looking to spend around siguro $200 or eto, a little over 10,000 Philippine pesos, is yeah, so far I can recommend this. Try ko saglit yung chachutes. Okay ba? Huwag mo lang kakamutin yan, syempre. So yeah, mukhang approve naman nata ni Chacho. But yeah, that's gonna do it for now. Hopefully na-enjoy naman yung parang vlog first impressions na itong Sihoo M57. Pwede nyo din itong orderin actually sa Lazada store nila. Although, additional 500 ata at least yung sa shipping fee nun. Depende din kung nasan ka. And mas suggested ko if i-pick up nyo to since pupunta kayo dun sa showroom nila mismo. And, you know, pwede nyong i-try out yung mga chairs nila bago nyo bilhin if okay ba sa inyo, sa laki nyo, sa body type nyo. Masyado akong naging komportable dyan ah. But yeah, leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace. In the studio.